sa mga balitang mayroong pag-asa. Pagiging tapat at mabuting katiwala ng Diyos binigyang diin sa Southern Luzon Mission Stewardship Empowerment Seminar. Nasa 80 mga katutubong mangyan, nagtapos at bahagi ng kauna-unahang graduation program ng City Mantay Mission School na pinaglingkuran ng AWR at Sulad Missionaries. Mga kabataang Adventista ng Central Quezon 2 District, nakibahagi sa Weekend Voice of Youth Training Camp. Bagong Adventist Worshiping Company sa Cabuyao District, formal nang inorganisa ng South Central Luzon Conference. Health Ministries Department ng Cabuyao District, pinangunahan ang pagsasanay tungkol sa basic life support. Lipa Adventist Community Services, nakatuwang ang Philippine Red Cross sa pagsasagawa ng disaster risk reduction and management training. Mga pamilyang miyembro ng Binyan Seventh-day Adventist Church, masaya at pinagpalang makibahagi sa kanilang family retreat ngayong taon. Bible Quiz B ng Central Luzon Conference Area 10 Adventist Youth, humimok sa mga kabataang maging ugali ang pagbabasa ng Biblia. Lahat ng yan, ihahatid mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference. Ito ang Hope Today, NPUC News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Narito kaming muli upang maghatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventist sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa Luzon. Pinaunahan ng Southern Asia Pacific Division at North Philippine Union Conference Stewardship Ministries Department ang idinaos na Stewardship Spiritual Empowerment Seminar sa Southern Luzon Mission, kung saan sa loob ng 2 araw na pagtitipon ay binigyang halaga at pagdidiin sa mga delegado ang pananatiling mabuti at tapat na katiwala ng Diyos. Si Hari King Abinido ang maghahatid ng balitang may pag-asa. Think globally and act locally. Ang Southern Luzon Mission ay nagkaroon ng 2 araw na pagpupulong upang talakayin ang isang pagiging mabuti at matapat na katiwala. Narito ang aking ulat. 4 na mga delegado ang naging representative ng bawat distrito upang dumalo sa nasabing programa. Pinagpala ang bawat isa sa mga makalangit na salitang ibinigay ng 2 guest speaker patungkol sa hindi natin mapepeke ang pagiging tapat na katiwala kung paanong ating ipamamahagi ang salita ng Diyos sa buong mundo. Inihimok natin silang bumuo sila ng personal nilang pagtatalaga sa Panginoon. Bumuo sila ng isang pagpapasya na makabalik ang buong pamilya sa altar ng Panginoon. Yung back to the altar message is the message of stewardship as a whole. Dito ay gusto nating maibalik sila sa isang tapat na pagpapangako na itong 7 guidelines ng I Promise Card ng stewardship is all about putting God first in every areas of their life. Patungkol sa pagiging mapagmahal at mapagbigay na kaugaligan ng ating Panginoon na siyang dapat na sinasalamin ng bawat Kristiyano at pagtulong ng walang hinihintay na kapalit. We as a steward, we're entrusted. Whatever God entrusted to us and we are the managers to manage His own affairs in this earth. So that's why spiritual. So when you have the spiritual maturity, the spiritual giving also automatically follow. Layunin ng pagpupulong na ito na mas maging klaro sa bawat isa ang tungkulin ng isang tapat na katiwala. Lumago ang kalamang ko sa pagiging tunay na katiwala ng Panginoon. At kung papaano ako tunay na makikipag-relasyon sa Kanya at kung papaano ko mapapangalagaan ang bawat pagpapala na ibinibigay niya sa akin at ang mga pagpapala na kailangan kong ibalik. Yung tiwala natin sa Panginoon, madidevelop yun sa araw-araw na pakikipag-usap mo sa Kanya. Pananalangin, pagbabasa ng banal na kasulatan, doon yun madidevelop yung tunay na pagiging katiwala at pagiging tapat sa ating Panginoon. Think globally and act locally sa pamamalita ng salita ng Diyos sa buong mundo at ibigay ang buong buhay sa Amang nasa langit. God gave first, so we should give God first. Mula dito sa South Luzon Mission at may layuning makapagatid ng balitang may dalang pag-asa, Hari King Abinido nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News. Nagtapos at naging bahagi ng kauna-unahang graduation exercises ng Mantay Mission School ang nasa 80 katutubong mangyan. Ang nasabing programa ay bunga ng 10 buwang pagtuturo at paglilingkod
ng Adventist World Radio at Sulad Missionaries sa Sichumantay, Barangay Monte Claro, San Jose Occidental, Mindoro. Ang nagtatagumpay na gawain ng edukasyon at ebanghelyo sa kabundukan, Balitang May Pag-asa ni Myra Jim Tanyedo. Makalipas nga ang 10 buwang pagsiservisyo ng ating mga sulad missionaries, katuwang ang Adventist World Radio, isang graduation ceremony ang isinagawa para sa ating mga katutubo dito sa Sityumantay, Barangay Monte Claro, San Jose Occidental, Mindoro. Mahigit kumulang 80 estudyante ang nakapagtapos ng kanilang pag-aaral sa araw din na iyon. Kasama ang mga sulad missionaries, DepEd teachers sa pangunguna ni Sir Henner Trabucon, mga magulang at ilang kapatiran mula sa distrito, ang kahilingan ng mga bata noon na makapag-aral ay natupad na. Yung kaya nagpunta dito sa mga sulad, malaking binabago yung doon din sa pagsasamba namin. Unti-unting pinagbabago ang Panginoon. Pinalam ang Panginoon sa tamang gawain sa loob ng simbahan. At nagpasalamat din kay Sir sa yung mga sulad. Kasi po marami na rin nagtutulog sa mga bata ngayon. At muli kami nagpasalamat. Nagsagawa din ng isang Sabbath special kung saan napuno ng awitan at kasiyahan ang bahay sambahan sa Sichumantay. Sa pangunguna ni Pastor Dan Calvin Fecas, mayroong 10 tumanggap sa ating Panginoon ng araw ng Sabado na iyon. Sa kabuuan, mahigit 60 katutubo na ang miyembro ng bahay sambahan doon. Maraming mga katutubo talaga na nangangailangan dito. Una, turuan sila sa edukasyon at turuan din sila sa espiritual. Ito yung reason bakit na nandito kami at para turuan ang mga bataan doon sa dito sa Mantay at sila ay matuto hindi lang sa education at sila din ang matuto sa espiritual. Ang yung mga matutubo ngayon, sila ay malaki na ang kanilang mga pagbabago dahil sa ating mission talaga. Na nung una talaga nating mission ay sila ay maturuan sa espiritual. Pasasalamat ang pumuno sa puso ng bawat isa dahil hindi lamang sila natutong magbasa at magsulat dahil nakilala din nila ang ating Diyos. At ngayon sila ay patuloy na dumadalangin sa paglaki ng banal na gawain sa kabundukan. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa, Myra Jim Tanyedo nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Masayang nakisangkot at sumailalim sa pagsasanay ang mga kabataang Adventista sa Central Quezon 2 District sa idinaos na Weekend Voice of Youth Training Camp sa isang pribadong resort sa San Antonio, Quezon. Ito ay bahagi ng kanilang mga paghahanda sa gaganaping mga pangaral na kanilang pinangunahan at isasagawa sa buong distrito. Ang iba pang detalye sa kanilang training camp, Balitang May Pag-asa ni Kate Platon. Masaya at matagumpay na naidaos ang Voice of Youth Weekend Training Camp ng Central Quezon 2 District na ginanap sa Casa Garden and Private Resort. Ang programang ito ay isinagawa bilang paghahanda sa nalalapit na pangaral o Voice of Youth na pangungunahan ng mga kabataan sa nasabing distrito. At sa halos 2 na pag-aaral ng salita ng Panginoon, ay talagang nabusog ang mga ito ng spiritual na pagkaing pinagkaloob ng mga mensaherong ipinadala ng ating Panginoon. Biyernes pa lang ng hapon ay nakapakinig na agad ang mga kabataan ng mga mensaheng nakapagpalago sa kanilang kaalaman patungkol sa salita ng Panginoon at pananampalataya sa Kanya. Pinahagi din sa mga kabataan ang 5 distinct doctrine ng Seventh-day Adventist Church at nagkaroon ng 8 plenary session kung saan itinuro ang ilan sa impormasyong nararapat nilang malaman na magagamit sa darating na VOI. Bahagi din ng programa ang pagsasagot ng mga hands-out na nakatulong sa kanila upang ma-focus ang kanilang sarili sa pakikinig at dito rin inalam ng mga kabataan ng kanilang spiritual gifts. Kinagabihan naman ng Sabado ay masayang nagdaos ng social night ang mga kabataan at tinapos ang programa sa isang panalangin.
Tunay na papuri at pasasalamat ay ating itaas sa Panginoon. Sa pangunguna ng CQ2 District Pastor na si Pastor Glenn Cardona at sa suporta ni Pastor Richie Bimil at ng mga AY officers ng CQ2 ay naging maayos ang daloy ng programa at tiyak na nakakuha ng mga magagandang aral at punto sa mga kabataan sa kanilang pakikinig na ikalalago at kilalapit ng kanilang relasyon sa Diyos. Naghahatid ng Balita May Pag-asa, ako po si Florence Kate Platon para sa Hope Channel News Today. Formal nang inorganisa bilang ganap na company ang Adventist Worship Group sa Birmingham Village, Cabuyao, Laguna. Sila ay inorganisa sa pangunguna ng South Central Luzon Conference sa koordinasyon ng Cabuyao District at masigasig na paglilingkod ng Mabuhay Central Seventh-day Adventist Church. Ang kwento ng kanilang pagkabuo at magkakasamang paglago sa pananampalataya, tunghayan sa Balitang May Pag-asa ni Jobel Riuberos. Ganap nang inorganisa bilang company ang Birmingham Worshiping Congregation isang taon lamang mula nang sila ay magsimulang magpulong tuwing araw ng Sabat. Nagsimula ang grupo ng mga mananampalatayang ito ng dalawin ng district pastor na si Pastor Erniel Medina, ang mga kapatid na Seventh-day Adventist sa Birmingham Village, Enero ng taong 2020. Simula noon ay bumuo sila ng care group na may 3 pamilyang kabilang na nagtitipon tuwing araw ng Miyerkules. Nadagdagan pa ang mga pamilyang ito sa mga sumunod na mga pagtitipon upang manalangin. Bagaman panandali ang naantala ang mga pulong panalangin na ito dulot ng pandemya, kaya naman nagdesisyon silang dalhin ito sa online platforms upang maipagpatuloy ito. Taong 2022 nang ganap na magtipon, tuwing araw ng Sabat ang grupo ng mananampalatayang ito sa tulong ng kanilang mother church na Mabuhay Central SDA Church. Patuloy na ipinamalas ng Birmingham Worshiping Congregation ang patuloy na paglago, kaya naman ngayon ay inorganisa na sila bilang isang company. Malaking hakbang upang maging ganap na iglesia. Lubos po natin pinapasalamatan ang ating Panginoon sa isa pong patagumpay na company organization dito po sa Birmingham. At ganoon din, ating pinapasalamatan ang ating pong mahal na Pangulo, Pastor Jasper Flores, na siyang tinalaga upang gampanan itong napakaganda, napakahalaga at makabuluhang gawain ang ma-organize ang ating company dito po sa Birmingham. Pinangunahan ang pag-o-organisang ito ni Pastor Jasper Flores, ang kasalukuyang presidente ng South Central Luzon Conference. Una sa lahat ay ang pulutong na ito ay ating itinatag para kayo ay magkaroon ng lugar ng tinatawag na magsama-sama para doon ninyo purihin, pasalamatan ang Panginoon sa tuwing araw ng pagsamba. Inyong dalhin sa inyong mga kapitbahay, sa inyong mga kamag-anak, sa inyong mga kasama sa trabaho, ang mabuting balita upang sila din po ay makabahagi sa buhay na walang hanggan. Sa kasalukuyan ay mayroong 34 na miyembro ang nasabing grupo ng mananampalataya sa pangunguna ng kanilang leader na si Brother Jaran Calzado. Purihin ng Panginoon dahil sure na kalooban niya to na ma-organize na itong worshiping group na ito upang maipaabot sa buong village na ito ang pabalita ng ating Panginoon. Patuloy nating idalangin ang paglago ng ating mga kapatid sa dakong ito. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa, ako si Jobel Riveros, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News. Sumailalim sa basic life support training ang mga volunteers mula sa mga lokal na simbahang Adventista sa Cabuyao District. Ang nasabing pagsasana ay sinagawa sa pangunguna ng Health Ministries Department ng nasabing distrito sa layuning ihanda ang mga volunteers sa mga medical emergency. Nagbabalik si Jobel Riveros para sa Balitang May Pag-asa. Isa ang basic life support training sa programa ng Health Ministry Department ng Cabuyao District. At narito tayo ngayon upang saksihan ang training na ito kasama ng mga volunteers ng iba't ibang lokal na iglesia ng Cabuyao.
Ito ay isang inisyatibo ng health ministry leader na si Sister Fauna Paqueo upang maihanda ang mga health volunteers ng distrito sa mga medical emergencies. Nung nakita ko sa grupo ng health ministry na parang pagkasasabak tayo sa sport fest natin, family camp or something ganon, there is always emergency na hindi natin nakikita or minsan hindi natin napipredict na dumadating sa atin. Nung nakita ko siyang ganun, walang gamit si church natin. So doon ko nabuo sa isip ko yung team na to para ang Adventist mismo, ang district ng Kabuyaw, meron tayong maibibigay na tao para kung sakaling kailangan nila. Imbitadong tagapagsalita ang mga trainers mula sa Qualimed Hospital sa pangunguna ng team leader na si Ma'am Cara San Joaquin de los Reyes. Kabilang sa training na ginanap ang mga gabay patungkol sa first aid, inilahad ng mga trainers ang iba't ibang pamamaraan at anong dapat gawin sa mga sitwasyong katulad ng fractures, sprains, nosebleeds, choking, burns at external bleedings. Nagkaroon din naman ng pagsasanay sa tamang pagsasagawa ng CPR o cardiopulmonary resuscitation. Okay, ngayon kasi nag-conduct kami ng basic life support plus first aid. Pagliligtas ng buhay kapag hindi na natin nakikita na merong signs of life. So, yun kasi yung medyo nahihirapan tayo na i-address. Dinaluhan ang pagsasanay na ito ng 15 volunteers mula sa mga lokal na iglesia ng distrito na nagtalaga sa gawaing medikal. Ipinagkaloob naman ng panghuling pananalita sa pamamagitan ng district pastor na si Pastor Erniel Medina at ni Sister Fauna Paqueo bilang pasasalamat sa mga nakisangkot sa gawaing ito. Tunay na ang pagsasanay na ito ay maghahanda sa mga volunteers upang makatugon sa mga di inaasahang pangangailangang medikal. Mula rito sa Mount of Olives Seventh-day Adventist Church, ako po si Jubel Riveros, layuning maghatid ng balitang may pag-asa para sa Hope Today and PUC News. Katuwang ang Philippine Red Cross Lipa Branch, pinangunahan ng Lipa Adventist Community Services ang pagsasagawa ng Disaster Risk Reduction and Management Training sa layuning bumuo ng volunteer group na agarang tutugon bilang emergency response team ay itinuro sa training ang mahalagang kasanayan at kalamang dapat taglayin sa mga panahon ng sakuna at kalamidad. Si Desiree Pabiala para sa Balitang May Pag-asa. Layuning bumuo ng grupo ng volunteers na magbibigay ng mahalagang impormasyon at maaaring pakilusin para sa mabilisang pagtugon sa alinmang kalamidad o sakuna sa kanilang komunidad na ginagalawan, nagsasagawa ng face-to-face training ang Lipa Seventh-day Adventist Community Services katuwang ang Red Cross na ginanap dito sa Lipa Adventist Elementary School, Lipa City. Sa pagdagsa ng iba't ibang mga kaganapan at sakuna, mahalaga ang pagkakaroon ng sapat na kaalamang pangkaligtasan upang makapagsalba ng buhay. Isa sa mga gawain ng Adventist Community Services ang makilahok at makipag-ugnayan sa komunidad upang makatulong sa pagbuo ng ligtas at payapang kapaligiran. Iyan ang naganap sa RC 143 training ng Adventist Community Services Lipa, katuwang ang Philippine Red Cross Lipa Branch. Sa loob ng 3 sesyon ng pagkatuto sa pamamagitan ng seminar at orientation, hands-on first aiding, disaster preparedness and response, health and welfare, hazard mapping at voluntary blood donation ay nakapagbigay ng leksyon ang Philippine Red Cross, gayon din na nakatanggap ng mga importanteng mensahe ang mga Adventistang voluntaryo. Natuto po ako mag-CPR at sa iba pang mga emergency tulong, mag-responde. At higit sa lahat ay malaki po ang aking natutunan sa training na ito tungkol po sa mga pagtulong sa kapwa. Ang Red Cross training ay isang napakagandang platform sa ating mga member ng ACS sapagkat sa pamamagitan po ng training na ito is masigi tayong nagkaroon ng kaalaman at kahandaan sa pagtulong natin sa ating kapwa sa iba't ibang krisis at kalamidad na kanilang maaaring kaharapin. At higit sa lahat, makakadaw pang palad natin ang mga nangailangan
lalo na sa ganitong sitwasyon ng kanilang buhay na nandun sila sa low esteem and low moral, in which mas mahigit, mas may papakilala natin ang ating Panginoon na siya nagsubo sa atin sa pagtulong sa kanila. Layunin naman ng Red Cross 143 program ang pagkakaroon ng 44 na mga volunteers sa isang komunidad o barangay. Bilang mga kinatawa ng Red Cross, sila ang magiging mata, tenga at paa ng organisasyon na handang tumugon sa bawat unos at sakunang magaganap. Sila ang magtuturo sa mga mamamayan ng pagkalinga sa komunidad na kanilang ginagalawan. Nakikipag-isa ang layunin ng Red Cross at ng Adventist community sa kanilang lugar. Gawaing hindi lamang sa pangkaligtasan at kaayusan ng lipunan, kundi magbigay liwanag sa bawat nagugutom, may sakit at nasa panganib. Ang LIPA ACS ay handang umaksyon bilang pagtugon sa kanilang panawagan. Bilang tayo mga miyembro ng Adventist Community Service ay mabibigyan sila ng paghahanda sa mga disaster na darating. At ito ay malaking bahagi natin sa komunidad para tayo makatulong bilang isang miyembro ng Adventist Community Service. Malaki po ang maitutulong ng training na ito na Disaster Risk Reduction Management Seminar para po sa ating ACS, sapagkat sa ngayon na tayo po ay dinadaanan ng mga kalamidad, tayo bilang mga miyembro ng ACS ay kailangan maging handa. Isang oportunidad ito sa bawat isa sa atin na tayo ay magkaroon ng ganitong panahon upang umatid sa mga ganito. At higit sa lahat ay maging paglilingkod din sa kapwa at maging daluyan ang pagpapala at kagalingan ng iba. Paglilingkod sa pagliligtas ng mga taong nangangailangan. Nawa ay maging instrumento ang bawat isa sa atin sa paglilingkod at ministeryo sa ating kapwa at komunidad. Layunin maghatid ng balitang nilalang pag-asa, ako si Desiree Fabiala, nag-uulat para sa Hope Today at PUC News. Masaya at matagumpay na idinaos ng Binyan Seventh-day Adventist Church ang kanilang family retreat na ginanap sa Dasmariñas, Cavite para sa taong ito. Sa mga pinagsaluhang mensahe at activities doon, ang kanilang naging pagsasama ay nagdulot ng biyaya at panibagong sigla sa relasyon at ugnaya ng bawat Adventistang pamilyang nakisangkot. Naghahatid ng balitang may pag-asa, si Alexa Borlongan. As for me and my house, we will serve the Lord. Yan ang tema ng Binyan Seventh-day Adventist Church Family Retreat 2023 dito sa Javes Campsite, Dasmariñas, Cavite. Pinangunahan ng family ministry leader na sina Dr. John Eric Rivera at Church Head Elder Arnel Andaya ang family retreat na dinaluhan ng halos 50 pamilyang kaanib ng Binyan Seventh-day Adventist Church. Dalawang araw ang itinagal ng programa upang mabigyang diin ang pagkakaroon ng isang matatag na pamilya sa pamamagitan ng family lectures at activities. Of course, para po magkaroon po tayo ng refreshment sa ating spiritual life as a family, not only our biological family, but the family of God sa ating pong church. And of course, magkaroon din po tayo ng bonding, mawala yung indifference, yung alienation natin sa isa't isa. So marami tayong nakakasalamuha sa church, hindi natin nakakausap. Dito nagkaroon tayo ng pagkakataon na mag-open up sa isa't isa, magbigay ng nararamdaman natin sa taong iyon, at of course mag-bonding at mag-enjoy. Talagang napakaganda ng impact ng retreat na ito sa aming family, lalo na sa akin. Sapagkat napakarami kong bagay na na-realize na kinakailangan baguhin ko bilang isa na ina ng tahanan, dahil alam ko na sa ganitong mga uri ng pagbabago ng ina ng tahanan, lalo na sa pagdating sa spiritual life, alam kong itong natutunan kong ito ay dadalhin ko hanggang sa pagdating ng Panginoon. Gusto kong mabago ang aming buhay at kami, ang buong pamilya, nais namin parating sa langit na bayan na makakasama namin ang dakilang Diyos na siyang nangako siya ay babalik.
Naging pangunahing bisita sa programang ito ang mag-asawang Pastor Joe Orbe Jr. at ang kanyang may bahay na parehong eksperto sa larangan ng pampamilyang pagsasama at pakikipagrelasyon. Matapos nito ay nagkaroon ng iba pang activities tulad ng family acting presentation, amazing race, swimming, zumba at marami pang iba. Ngunit ang pumukaw sa puso at damdamin ng bawat isa ay ang open forum kung saan ang bawat kaanib ng iglesia ay buong pusong naglahad ng kanilang nararamdaman, karanasan at pasasalamat sa bawat kapatiran na tinuring na ring pamilya. Tunay na ang kasiyahan sa loob ng pamilya ay nagmumula sa ating Panginoong Jesus. Layuning maghatid ng mga balitang may dalang pag-asa, ako po si Alexander Borlongan para sa Hope Today and PUC News. Sumabak sa second quarter area-wide Bible Quiz B ang mga kabataang Adventista ng Central Luzon Conference Area 10. Ang kanilang Bible Quiz ay idinaos sa Signal Rooftop Seventh-day Adventist Church at lalo pang humimok sa mga kabataang makisangkot at magkaroon ng personal habit o ugali ng pagbibigay ng panahon sa pag-aaral ng Biblia. Si Don Gonzales para sa Balitang May Pag-asa. Second quarter ng area-wide Bible Quiz ay sinagawa ng mga kabataan ng Area 10 ng Central Luzon Conference dito sa Signal Rooftop Seventh-day Adventist Church. Naging matagumpay ang isinagawang second quarter area-wide Bible Quiz ng mga kabataan ng Area 10 na pumatungkol sa buhay ng 12 tribes of Israel. Ang isinagawang Bible Quiz ay binubuo ng tatlong bahagi. Una ay ang easy round o ang verse search, kung saan nahanapin ng mga kalahok ang verse na kanilang mabubunot at ilalagay nila ito sa loob ng Biblia sa loob lamang ng 30 segundo. Pangalawang bahagi ay ang not so easy round o ang verse rearrangement, kung saan isasaayos ng mga kalahok ang jumbled verses sa loob ng 20 segundo. At ang ikatlong bahagi ay ang easy to give up round, kung saan mayroong identification, enumeration, at memorization. Nilahukan ito ng mga kabataan mula sa iba't ibang iglesia at distrito na sakop ng Area 10, gaya ng Bethel Church, CAA Church, Las Piñas District, Parañaque District, Parañaque Center Church, North Taguig District at South Taguig District. Itinanghal na second runner-up ang mga kabataan mula sa South Taguig District. First runner-up naman ang mga kabataan mula sa Parañaque Center Church at itinanghal na kampyon ang mga kabataan mula sa Parañaque District na sina Sister Jergen Panganoron, Brother Maynardson Magoli at Sister Clea Ladra na nagbahagi pa ng kanyang naging karanasan sa pagsali. Sa pag-i-study po nun, mas lalo pa akong mas naging broad yung kaalaman ko pagdating lang hindi lang sa sa study ng Israelites and 12 tribes kundi na din sa Bible. And doon ko din natutunan na kailangan ko pala talaga magbasa and mag-open ng Bible. Tunay na napakabuting hakbang ang ganitong klaseng aktibidad upang maingganyo ang mga kabataan na magbasa at mag-aral ng Biblia, nang sa ganon ay mas maging malapit sila sa ating Panginoon. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako po si Don Gonzales, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Yan muna mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa ating mga updates sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch, Voice of Health at Tinig ng Pag-asa sa DWBL, sa DCXL, DCRJ at DCR8, Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at himpilan. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at mga pages ng nasabing radio stations.
Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mabalitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUCNews sa inyong mga social media posts. Mula dito sa North Philippine Union Conference, ako po si Pastor Joel Sarmiento at ito ang Hope Today, NPUCNews.